kapadyak, ngayong araw is magpapalit tayo ng kadena tsaka ng cogs dito sa road bike ko. So yung ba-vlog natin ngayon is yung kadena na nabili ko na KMC na 10 speed gold. Tsaka magpapalit din tayo ng cogs ngayon kasi itong cogs ko is 1132. Ibabalik ko yung dati ko na 1228. Station lang tayo mga kapadyak. Tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng kadena. Tsaka kung paano linisin yung drivetrain. Yan. So ito yung ilalagay natin na kadena. KMC Gold na 10 speed. Meron na siyang kasamang missing link. Yan. Tatry natin itong KMC na gold. Kasi yung nakalagay sa akin is yung Shimano HG. Ngayon, papalit tayo ng KMC. Yan. Gold siya. Mukha naman maganda, tsaka matibay. Maganda ang mga feedback dito sa kadena ng KMC. Tsaka yung missing link ko kasi is KMC na rin. Ayan. Yung missing link ko is KMC. Kaya itong gold, tatry natin. So ngayon, magpapalit muna tayo ng cogs. Babalik ko yung dati ko. Kalagyan muna natin yung gulong. Ayan. Dalawa kasi yung cogs ko. Meron akong 1132 tsaka yung 1228. So itong 1132 na to, ginagamit ko to pag kunwari meron kaming ride na mahaba na may paahon. Ngayon, babalik ko yung 1228. So, ang cogs ko is HG 10 speed 1132. Lilinisin muna natin yung isa kong cogs kasi ang dumi-dumi na. Ito yung isa kong cog na 1228. Ito yung ilalagay natin ngayon. Ayan. Pero bago natin ilagay, lilinisin muna natin. Medyo alisin natin itong mga dumi-dumi nakalagay. Ito ang gagamitin natin pang linis. Yan. Ito ay kerosene na hinaluan yata ito ng diesel. Ito lang ang panglinis ko, hindi na ako gumagamit ng degreaser. Kasi dagdag budget pa, parehas lang naman. Kerosene lang or diesel. Yan. Babad mo lang siya dyan. Tapos kuhayan ng brush para malinis siya. Kapadyak, ito yung gagamitin nating tools para pangkalag ng cogs. Ito yung cog remover, nabibili lang sa dyan, mura lang to. Tsaka yung ito rin, ito ginawa lang namin to, ginawa ng tatay ko, improvise lang, kadena siya na bakal, tapos pinipit, tapos nilagay yung kadena sa dulo. Yan, kikita nyo siya. Yan, so hindi na kami bumili, pwede na to improvise. Ginawa lang niya. Tsaka yung liabe. Siyempre, pangkalag ng cogs, kailangan mo ng liabe. So, step by step, tuturuan ko kayo paano magkalag ng cogs. So, ilalagay mo lang ito dito. Yan. Nalagay mo lang siya dyan. Tapos, yung liabe. Pihit mo lang. Kailangan mo lang kontrahin. Ito. Yan. So, pag-aalisin mo yan. Yan. Maalis mo na yung cogs. Ito. Tentakip. Ito yung mga cogs. Yan. Tapos, alisin mo na to. Ito na yung cog. Aalis na natin. So ilalagay na natin yung isa kong cog dito mamaya. Pero pag nakalag mo na yan, mas maganda linisin mo na rin yung bike mo. Kasi ito na yung pagkakataon na mas maganda na malinis mo siya. Kasi nakalag mo yung mga pyesa, lalo na yung mga loob-loob. Maalis mo yung mga dumi-dumi, mga lupa-lupa, mga grasa, XS. Kaya mas maganda pag nagpalit ka ng cog tsaka kadena, linisin mo na rin. So ngayon linisin muna natin ito. Tapos bago natin lagyan. So mga kapadyak, mas maganda na mas may alam tayo sa pagkakalikot or pag-aayos ng bike natin kaysa sa dadalhin mo siya sa mekaniko. Kung ako kasi mas gusto ko yung may alam ako
para ako mismo ang nag-aayos sa bike ko. Kasi pag yung iba kasi, pag dinala mo sa mekaniko, lalo na pag yung mekaniko is hindi rin masyadong may alam, ang nangyayari, yung bike mo maloloko lang, masisira. Kaya mas okay kung newbie, meron tayong nalalaman kahit konti. Kung medyo alaman, mas maganda pag-aralan kung paano ba mag-ayos, paano ba mag-tono, paano. Para syempre, kayo mismo mag-aayos ng mga bike nyo. Hindi nyo na kailangan dalhin sa mekaniko, hindi nyo na kailangan gumastos pa. Kayo lang. Yan. Pag naalis mo na yung mga graba-graba, mga excess na grasa, kailangan mo rin lagyan ng grasa yan. Bago mo lagyan ng cogs, bago mo ipasok yung cogs, nilalagyan ko ng grasa yan. Kasi ano yan eh, bakal yan, katagalan, pag nag-moisture or nag-wet, umulan umaraw, mga ngalawang yan. Siyempre, tendency nun, vibration, tapos kalawang, masisira ito. Kaya bago ko lagyan mamaya, nalagyan ko ng grasa yan. Ito na yung bike natin ngayon, nakakalag na siya. So nalinis ko na siya. Yan, konting punas-punas, okay, linis-linis. Tapos lalagyan na natin yung bagong kadena. So heto siya. Kalag, nakakalag siya ngayon. Yan. Pati yung aso ko, ayan o. Oh. Nagiki-osyoso. So ayan yung wheel set ko, tsaka yun yung mga oil. Yan. Narinis ko na siya, narinis ko na yung loob. Yan, medyo malikabok nga lang kanina. Ngayon, na-brush ko na siya. Konting punas lang. Yung drive tray, narinis ko na rin itong RD ko. Yan, konting punas lang naman din. Hindi na kailangan kalagin. Tapos yung FD, ganun din. Konting brush lang, okay na. Yung crank, malinis naman. Kaya lalagyan na natin yung cogs. Hindi mangalawang kasi katagalan. Papasukan ng tubig yan. Saktong grease lang. Yan. Saktong grease. Huwag masyadong madaming grasa kasi pag pinasukan naman ng lupa yan, dyan na mag-i-stay. Eh, sakto lang. Sakto lang na malagyan siya ng grease. So, ito yung 11:32 ko. Ito yung 1228 ko. Ito yung nakalagay ko dati. Yan. 1132, pangakyat. Ito yung ilalagay ko ngayon na 1228. Yan. So yan, nalagyan na natin siya ng grasa. Ngayon, ilalagay na natin yung cogs. Malinis na rin yung cogs. Yan. So ilalagay na natin siya. May pasok mo na siya, yun namang spacer. Ito yung takip niya. Tapos kuha kayo ng liabe, eto. Then higpitan nyo lang. Higpitan nyo lang siya. Pwede na yun. Tamang higpit lang. So, bubuksan na natin yung binili kong gold chain na KMC na 10 speed. Heto. Heto siya. Pagpapalit tayo ng chain. So, 1 year ko na rin nagamit yung kadena na yon. Pero okay pa naman. Hindi pa naman siya nagpapapalit. Pero itatry ko na to. Pwede pa naman gamitin ko. Itatago ko lang siya. So, ito yung KMC na gold chain. Magandang feedback sa KMC. Para din siya Shimano. Kaya okay siya. 10 speed KMC gold chain bago. Yan. Ito yung kasama niyang missing link. Yan. Yan, gold. So gold siya. So meron tayong kadena ng pang bling bling. Try natin. First time kong gumamit ng KMC gold. Ngayon, paano ba malalaman kung tama sa putol ang kadena mo kung magpapalit ka ng kadena? So ito yung isang tips ko sa inyo. Dapat yung RD mo hindi masyadong ganito. Pag mahabang kadena mo, mangyayari ganyan. Yan.
Pag mahabang putol ng kadena mo, mangyayari ito, ito, tatama dun sa roller dito. Kaya dapat yung RD mo, pag naglagay ka ng kadena, or nagpalit ka ng bago, dapat medyo nakatayo, nakaganyan siya. Para itong kadena sa ilalim, hindi tatama dito sa roller mo dito. Yan. Kaya dapat sakto lang siyang nakatayo. Nakabanat siya ng konti. Huwag naman masyadong banat. Wala ka ganun. Maiksi naman na pagkakaputol mo. Dapat sakto lang. Hindi tumatama itong kadena na to. Tsaka din. Ganyan man lang. Yan, ganyan. Tamang tayo na ganyan. Yan. Ito yung missing link. So, ilalagay na natin. Siya. Yan. Ito. Tapos, ito yung missing link, no? Para sure ball, hawakan mo ito, tapos pedalin mo. Ipedalin mo dito sa kamay. Ito. Para mag-lock yung link. Yan. So, ito yung link ko. Check nyo mabuti dapat. Yan. So, nakalock na siya. So, ito yung KMC Gold na bago kong chain. Wala pa siyang langis, magaspang. Magaspang pa yung takbo niya. Dapat laging nakatono ang cambio para pag nag-ride tayo, lalo na pag speeding, syempre, magka-cambio ka, dapat lilipat siya. Kasi maiiwan ka na ng kalaban mo, pag cambio mo, tapos hindi pumasok sa cambio, wala na. Maiiwan ka na. Kaya dapat laging kondisyon ng ating mga shifter tsaka mga drivetrain. So, yun mga kapadyak, ganun lang ang tips paano magkalag at maglagay ng cogs tapos magpalit ng kadena. Napakadali lang. Basta meron kayong tamang mga tools, hindi kayo mahihirapan, syempre. Anong masasabi niya sa kadena ko? Okay ba siya mga kapadyak? So, ganun lang. Sana may natutunan kayo sa tips ko ngayong araw. At sa uulitin, kita-kita tayo sa daan. Ride safe tayo always mga kapadyak. And bye-bye!